Ilang tulog na nga lang at Pasko na mga kapuso. Pero marami tayong mga kababayan na hindi pa ramdam ang kapaskuhan dahil nga sa kahirapan. Kaya naman sa kanilang munting paraan, ang ilan natin mga kapusong tagapagatid ng balita, sinubukang magatid ng kasiyahan sa kanila. Tunghayan po natin itong natatanging kwento ng Pasko ng kapuso. Hatid ni na Julius Segovia, John Consulta, JP Soriano, Teresa Andrada, Jamie Santos at Sherian Torres. Sa pinagtagpi-tagping tela at tarpaulin na ito sa bangketa sa Lagro, Quezon City namin nakilala ang limang paslit na ito. Ang kanila raw ama, nangangalakal. Naglalabada naman ng mga oras na yon ang kanilang ina. Ang nakalulungkot, naiiwan sila sa tabing kalsada. Buti na lang at may nagmamagandang loob sa magkakapatid, gaya ng natsyempohan naming motorista. On a regular basis, bahay talagang pumapasal dito? Oo, oh, kasi dito na kami umuwi sa Camarines eh. Ito yung daan namin dito pag may sobra kaming kwan, binibigay namin sa kanila. Nang balikan namin ang mga bata, nakilala na namin ang ilo ng tahanan na si Remedios. Nag-aaral po kasi mga anak ko eh. Kaya nagpilit po kaming lumabas. Dito po, bumalik po kami rito dahil talaga wala po kaming makuputahan na iba. Sa edad na 37, walo na ang anak ni Remedios na buntis pa ngayon. Lima ang nasa pangangalaga niya, inaampo na ang tatlo. Ako lang po ang kumakayod. Yung asawa ko wala naman po eh. Nanay, bakit wala pang trabaho siya? Wala po. Parang ano po siya, mayroong nagkaroon siya ng diferensya dahil sa sobrang sobrang problema. Kaya hindi po talaga. Kaya nagdadasal na lang po ako sa taas. Sa Lagro Elementary School, kapwa na sa grade 1 ang mag-ating sina Janeth at Kayla. Si Janeth, masikip ang lumaluma ng sapatos. Si Kayla naman, tinitiis ang luwag ng rubber shoes na napulot lang din daw nila. Lumang-luma na rin ang halos walang lamang bag nila. Ganon din ang pamasok nilang damit. Pero sa kabila ng kahirapan, determinadong mag-aral sina Janeth at Kayla. Munting hiling nila, sana po magkaroon ng pera sa mga pambili ng pagkain. Magkaroon ng gamit. Sana meron kaming gamit. 200 piso lang kada labada ang kita ni Aling Remedios. Pero minsan lang ito sa isang linggo. At sa mga panahong walang kita, sa mga tulungan daw sila na nagdadaan umaasa. Umulan, umaraw, ito ang kwento ng pamilya Bautista. Pero kapasing-pasing sa kabila ng ganitong sitwasyon, ang ngiti at saya sa mukha ng mga anghel na ito, hindi naaalis. Ngayong Pasko, pinili ng aming grupo na pasayahin ang pamilya Bautista. Namili muna kami ng ilang gamit na kailangan ng pamilya. Pagkatapos nito, sinundo namin sina Remedios at kanyang mga anak. Idinaretso namin sila sa East Avenue Medical Center para ma-check up. May ubo at sipo, maliban pa sa malnourished ang limang bata. Si Remedios naman na 2 buwang buntis, kulang ng sustansya sa katawan. Ibinili rin namin sila ng mga kailangang gamot. Nang inihatid namin sila sa bahay, isa-isa na namin ibinigay ang aming munting handog. Mga gamit at pagkain. Mga damit at school supplies ni Janeth at Kayla pati na sa 3 pa nilang kapatid. At bilang panimula ng pagkakakitaan, mga pasahan, icebox at bottled water na pwedeng ipanlako ang ibinigay namin sa pamilya. May kaunting puhunan din. Nagpapasalamat po ako sa GMA at sana po marami po kayo matulungan. Maraming salamat. Malaking tulong na po talaga to. Ang DSWD nangako nang papupuntahan ang pamilya Bautista. Iniwan naming nakangiti ang mag-anak. Ang sayang nakita namin sa kanila, tila nagsasabing walang mahirap, walang mayaman sa Pasko. Merry Christmas mga puso! Sama sina Julius Segovia, John Consulta, JP Soriano, Teresa Andrada, at Jamie Santos. Ako si Sherian Torres. Nakatuto kami 24 oras.